why am I here? I am here because I love the Philippines and I love the Filipino people. Pag-usapan natin si Crazy. Tinitingnan ko kasi yung mainstream media, wala silang ano, wala silang kwento ng pananakot ni Crazy. Wala ding statement, mga kababayan, yung mga kaalyado niya, yung mga human rights groups, yung CHR, pati si Damaso, si Lomi, si Risa, si Kikoy, Madam Aileen Rosales. Nanonood ka agad si Madam Aileen Rosales. Wala man lang press statement, nakakabinging katahimikan. Si Crazy, ang lakas ng loob, inadmit niya na siya talaga yung nanakot na ipapapatay ka niya ng pamilya ko. Huwag ka niyang babalik dito sa Pilipinas. Yung buong Pilipinas po kasi, pag-aari na ni Crazy. Di ninyo alam. Huwag ka niyang apak dito. Pag-aari po ang buong Pilipinas, hindi lang yung Hacienda Luisita ang pag-aari nila. Yung ang lolo niya, ay, lolo, tatay na pala. Yung ang tatay na dininta yung saba. Alang yan. Yung saba mininta. Kita ninyo, pag-aari nila ang buong Pilipinas. Kaya, may karapatan, mga kababayan, si Crazy, na sabihin niya, huwag ka nang babalik dito. Dare to go back. Never. Ipapapatay papapatay ka ng pamilya ko. Boses ko niya yun. Ako yun. Ganon katindi. O ngayon, yung mga damaso, nagalit na galit kay Tatay Digong sa kill, kill, kill. Ano ang comment ninyo dito? Mga kababayan, this is just an admission na sa mga, this just confirm, mga kababayan, the crimes na nagawa ng kanilang pamilya. Isa-isay natin mamaya. Ano yung mga crimes ng pagpapapatay, massacre, na nagawa ng kanilang pamilya? Hindi yun lingit sa inyo. It is recorded in history. Pero yung mga human rights advocates, yung CHR, si Risa, mga kababayan na laging AJK yung nasa bibig, pati si Lomi, si Kikoy, si Damaso, na lagi nilang kasama ang pamilya ni Crazy, wala kayong maririnig sa kanila. As usual. Diba? Yan sinasabi ko sa inyo. Dito sa Pilipinas, lokohan. Pag-usapan natin si Crazy. The Crazy Rich Asian, mga kababayan. Siya din naman yun ang pelikula ng gano'n. Di ko sinasadya. Napanood namin ni Mrs. Di namin alam. Kasama pa sa dun sa pelikula niyo. Kung alam ko kung kasama siya doon, hindi na sana ako bumili ng hindi na sana kami nagsini ni Mrs. Kasi dumagdag pa yon sa yaman ni Crazy. Hinga. Tingnan ko dyan yung mga reactions. Nakadagdag pa tayo, mga kababayan, sa yaman niya. Aileen Rosales,
Nanonood sa ngayon si Madam Eileen. Ayos na, Madam. Nakita ko na yung receipt. Maraming maraming salamat po sa inyo. Marie Chris Miranda, good morning, Sir Dan. Rodante Gonzaga, good morning, Brad. Si Anthony Bakulanta, pangitang-pangita kung gaano kasama ang ugali ni Chris. Grabe ang lakas ng sapak sa pag-iisip. Hindi niya dininay. Hindi siya nag-deny. Buwa niya, ako yon. Ganun, mga kababayan, kabold ang taong yon. Kita niya? Kasi yung nakapaligid sa kanya, mga powerful people, mayayaman, well-connected, mga kababayan, at nakasandal siya kay Damaso. Nakasandal kay Damaso yung pamilya niya. Di ngayon po ninyo siguro alam, itong mga Aquino, mga kababayan, Jesuit trained sila. Kaya ganun sila kabold magsalita. Jesuit trained. I-research na lang po ninyo. Si Abnoy sa Ateneo yun. Jesuit trained. Mga kababayan sila. Kaya wala silang pakialam. Mga kababayan, sinasabi ko po sa inyo. Kaya, paluloko pa ba tayo? Kaya, yun ang ating tanong. Ano ngayon ang komento? Any comment? Mga dilawan, this is the challenge, Tolomi, Kikoy, Sirisa. Oh, asan yung human rights? Yan ang challenge ko sa inyo. Of course, hindi kayo magsasalita. Alam ko yon. Kung magsasalita man kayo, to defend Chris, the mainstream media will not speak evil of Chris, mga kababayan. Never. Kung magsasalita sila, intindi yon, para isanitize nila yung statement ni Chris. And to defend, justify that threats, grave threats, mga kababayan, na binitawa ni Chris, hindi justify nila yon. Tinignan ko yung mainstream, yung kwento ngayon. Ang kwento po, mga kababayan, kung ano-ano, walang kwentang kwento. Bakit walang kwenta? Ang kwento nila ngayon, si Tulisanes, yung pagpunta doon. Na di ba? Pilit nilang ginagawang hero. Ang Herodes. Ilang yan talaga ba tanto? Oy, Will Ocampo, Bullseye, live stream by Sir Dante. What you see is what you get. Mabuhay po kayo, Sir Dan. Magandang umaga sa iyo, Will Ocampo. Si Barry Hokson, baka pati sila ipapatay ni Chris kung magsalita against her. Efren Iglesia, watching from Fort Smith, Arizona, USA. Bantay Dante. Kabantay ka ngayon. Si Natividad Natad Otensio, magandang umaga sa iyo. Marita de Guzman, good morning, Sir Dan. Mabuhay po kayo. Grabe yan si Titay. Kala mo, Raina? Huwag daw aapat dito sa Pilipinas. Huwag daw niya. Ay, parinig ko sa inyo. Pag-usapan na natin, mga kababayan. Kung hindi pa ninyo narinig, iparinig ko sa inyo, mga kababayan, yung statement ni Titay. Sabi ko sa inyo, mga religyoso to, pa-prayer meeting pa to, very close, mga kababayan, kay Damaso. Huwag ka nang bumalik sa Pilipinas, kagaya, no, huwag ka, papapatay ka ng pamilya ko, you know what's wrong with me?
May lupus ako. Oh my God! Madam! That's why, pag gusto mo bumalik sa Pilipinas, dare to step in this country and you will be dead. Madam! No! Nico, you are making my son lose his mother any day. I do not have control of this disease. And I am allergic to almost all the medication. I lang had it. 6 months ago, Nico, I was okay. Pinalabas mo, umaarte ako, pagkagising ako. Wala, hindi po. Tumigil ka. I am telling you this. You fucking asshole, Nico. No, wag ka nang bumalik sa Pilipinas. Dalayan. No, wag ka. Papapatay ka ng pamilya ko. You know? Nico, alam mo, I'm going to Singapore. Pag nakuha ko yung diagnosis, you know me. I will tell the Philippines what is wrong with me and the entire Philippines. Trust me. Clarado, mga kababayan, o ngayon, anong sabi ni Titay dito? As published by PEP, basahin ko po sa inyo. Sabi dito, Chris admits she is the woman on the phone with Nico. Nagmalaki pa. Sinagot ni Chris Aquino ang akusasyon ni Nico Falsis na pinagbantaan niya ang buhay nito. Kaugnay ito ng kumakalat na audio recording ng phone conversation ng isang babaeng pinagbabantaan ng isang lalaki ng papapatay ka ng pamilya ko. Unang naiulat sa PEP, Philippine Entertainment Portal noong January 4, ang official statement ni Nico hinggil sa long-distance phone conversation nila ni Chris, September 27, 2018. Sinabi ni Nico rito na nabang ikinatakot niya ang pagbabanta ni Chris. Sa Instagram post ni Chris, bandang 1 a.m. ngayong January 15. Ngayon pa lang, kinumpirma nitong siya nga at si Nico ang magkausap sa kumakalat na audio recording. Kasabay nito, question ni Chris kung bakit hindi siya formal na sinampahan ni Nico ng reklamong grave threat. Sabi ni Chris, published as it is, I will state the date September 27, 2018. It is now January 15, 2019. To be very straightforward questions, why has not Nico Falsis filed a case of grave threats against me with any prosecutor in October, November, December 2018 or this first half of January 2019. 110 days have passed. I am ready to face whatever charges and vigorously defend myself in the court of law. Second question, bakit hanggang ngayon ayaw sagutin kung saan ang 40 million investment na galing sa trust fund ng mga anak ko? Ayun, mga kababayan, ang sabi ni Chris. Nagmalaki pa. Tapos anya, hindi anya yan magagamit. Yung audio recording, illegal anya yung paka-record niya. Kita ninyo kung anong klase ng pag-uugali ito. Pero pa ganun-ganun pa. Kasama si Damaso, buong family niya. Ito yung mga dissenting tao na sinasabi ko sa inyo. Sabi ko nga kanina, itong ginawa ni Chris, ni Chrissy, just confirm kung anong ori silang pamilya. Kailangan ko pa ba na ulitin sa inyo, mga kababayan, to recall the history, the crimes committed by her family. Unahin natin sa Hacienda Lolcita Massacre. Kumusta yung Hacienda Lolcita Massacre?
Sabi ko sa inyo, ganon katindi ang pamilya nito. Ano pa, Mindiola Massacre, panahon ng nanay niya. Ilan yung namatay ng mga farmers? Kaya this is the challenge to the human rights advocates. Lakas-lakas ng lakas-lakas kung kayo magreklamo. Pero wala kayong ginagawa para panagutin ang pamilyang ito sa ginawa sa Pilipinas. Yung tatay niya, Plaza Miranda bombing, mga kababayan. Based doon sa mga testimonies, even in the Senate investigation, may kinalaman yung tatay niya. Kaya nga siya wala doon. Pininto ko na ito sa inyo. Di ba? Imagine mga kapartido niya, yung nandun, muntik-muntik ka nang mamatay si Joby Salonga. Kapartido nila sa LP. Sino pa nandun? Yung dating student canteen, ano, host, na naging senador din, si Edie Ilarde. Ilan yung namatay doon? Ilan yung injured kasama doon si Joby Salonga? Si Ninoy, yung tatay niya, mga kababayan, the star of the night, siya yung wala. Anong sabi, mga kababayan, sa testimony ng mga witnesses? That is Anya, that was Anya, the brilliance of Ninoy. Eh yung kapatid niya, anong ginawa doon, mga kababayan, sa SAC 44? Tapos may lakas ng loob pa magsalita yung kapatid niya, si Panot. Ako, Anya, namatay din yung tatay ko. Amanos na tayo. Yung pagkamatay ng tatay niya, mga kababayan, inialin tulad ng pagkamatay ng SAC 44, na siya yung dahilan kung bakit nangamatay yun. Tinabayaan niya, hindi sinakluluhan, mga kababayan. Kita ninyo, you know the story? O ngayon, itong mga pamilyang ito na yung nanay gusto nga ng isang damaso, gawing santa. O ito yung anak, si Crazy. Papapatay ka niya ng pamilya ko. Naalala ninyo, this is not the first mga kababayan na ginawa ng babaeng ito. This is not the first. Remember yung buong family niya nagpa-interview kay Ted Filon, nag-iiyakan. Anong isyo yun? Yung tungkol, mga kababayan, sa statement ni James Yap, yung asawa ni Chris. Ano sabi ni James Yap? Tinatakot daw siya. Tinakot daw siya ni Chris. Rememberan niya. Nakaupo pa yung kuya ko. Half pa yung term ng kuya ko. Ganun sila katindi. E ngayon, anong statement? Huwag kanyang apat dito. Huwag kang babalik. Never dare to go back. As if they own this country. The land of fear. The land of creation. The garden of Eden. Mapayag po tayo, mga kababayan, sa ganong ugali ng taong ito, ng pamilyang ito, na pinagluloko tayo, tapos sumarap yung buong family niya noong panahon, mga kababayan, na magpahayag yung asawa niya.
si James Yap, iiyak-iyak on camera, nagpapaawa sa atin. Just what she did ngayon, umarap sa camera, yun pala yun. Umarap sa camera, paiyak-iyak, nagpapaawa. May sakit siyang lupus. Kita ninyo kung paano tayo pinapaikot. And this time, mga kababayan, wala kang makita, wala kang mabasa, walang coverage yung mainstream media. Wala. Saan natin ito makikita? Saan natin maririnig? Sa Facebook. O ngayon, pag-inita na naman ninyo, yung nagpalabas, nag-spread ng audio recording, sasabihin ninyo fake news. Yan sinasabi ko po sa inyo. Baliktad po ang katotohanan. Yung mga nagsasabi ng totoo in the social media, they're labeling it fake news. Ganon sila. Pag ganitong mga kwento, mga kababayan, kinover ng social media, sasabihin nilang fake news. You see? And they will not cover it, mga kababayan. Kung i-cover man nila ito, na isyung ito, their intention is to defend, to clear the name of Tracy, to sanitize her statement. Her statement, mga kababayan. Ganon ang ugali ng mainstream media. Bakit? Powerful sila. Si Tracy, mga kababayan, yung pamilyang Aquino, ang connection niya sa business community, magkakaori kasi sila eh. Magkakasama, magkakasosyo. Parang gusto na naman tayong putulin. Magkakasosyo sila. Titimbrian lang naman. O sige niya. Pag in-interview ninyo, pinalaki ninyo ang kwentong ito, I will advise my sponsors na putulin yung contract sa inyo kasi sinisiraan ninyo kami. O ganun, mga kababayan. Kaya hindi ito papansinin ng mainstream media. Well, connected itong si Crazy. Yung pamilya ko, Wango, mga kababayan, multi-billion business sila. They're in banks, in food and beverages business, in construction. Tatawagan lang yung may-ari ng station. Hello, tigilan mo itong si Chris. Sabihin mo dyan sa mga tao mo, tigilan itong si Chris. Nagreklamo sa akin eh. Pag hindi, yung placement ng commercial ko dyan sa station mo, i-withdraw ko. O tapos na. Dinasabi ko po ito sa inyo kasi ito po ang katotohanan yan. So do not be surprised, do not wonder kung yung mainstream media hindi pinapatulan yung kwentong ito. Hindi pinapatulan. Wala ka. Philstar, Inquirer, Manila Bulletin, kasama na sila eh. Dati po neutral itong Manila Bulletin, objective. But this time, mga kababayan, maalata ninyo po kung saan na sila nakaside, mga kababayan. Bakit? Nagugutom na po kasi yung mainstream media, mga periodiko at stasyon ng radio at television. Bakit po? Because of stiff competition. We have now the social media. Yung budget ng mga advertiser, kinat nila sa mainstream. Nilagay nila sa Facebook and other social media. Mura. Yung reach niya, mas wider. Hindi na also, mga kababayan, yung mainstream. And in fact, based on analysis doon sa Amerika, in the next 40 years,
mga kababayan, the business in the mainstream media will decline, or if not, will die. Mamamatay na sila. Wala na nang naniniwala sa kanila. Kaya ngayon po, matindi ang kanilang campaign. Ang kampanya nila, destroy the social media. Yung mga news sources in the social media, i-discredit natin, i-label natin as fake news para hindi paniwalaan, hindi naman makumbinsi yung taong bayan. Because they know kung alin yung fake, alin yung totoo, mulat na ang mga mamamayang Ophirians. Sawang-sawa na sa kanilang kasinungalingan, mga kababayan.